Nagsimula naman mag-issue ng mga lisensyang may 10-year validity ang Land Transportation Office para po sa mga drivers na walang traffic violation. Para alamin ang mga detalye tungkol dyan, makakausap po natin ngayong umaga ang hepe ng Land Transportation Office na si ASEC Edgar Galvante. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga sa inyo, ASEC Rocky at sa mga iyong taga-subaybay. Opo. Sa kumusta po so far itong gradual rollout ninyo ng driver's license na may 10-year validity? So far, marami na po bang nag-qualify dito? Yes. Actually, inumpisa natin ang rollout niyan noong 28 dito sa Central Office Licensing Section at saka sa Quezon City Licensing Center. At wala namang kaming nakitang major hit para sa implementasyon na ito. Kaya simula bukas, ang buong NCR, lahat ng LTO offices sa NCR, makakapag-issue na ng 10-year license validity. Pero emphasize ko lang po sana na kailangan na para makamit nila yung 10-year license validity, dapat wala silang violation o citation nung nakaraan. At kailangan magdaan muna sila dun sa refresher seminar na kung saan pagkatapos sila mapag-aralan yung material doon, magkakaroon ng validating exam na pag sila ay nakapasa, makukuha na yung certificate na kasamang i-represent ito sa licensing offices ng LTO para processin yung kanilang application for driver's license. Opo. Ibig ko lang sanang ipahayag itong seminar na ito, wala silang dapat guguling halaga kasi yung LTO Drivers Education Center bukas po ito sa publiko kung saan pwede lang doon sila magpunta para makuha yung seminar at walang bayad ito. Pero yung hindi po makakapunta, pwede po sa mag-access sila sa LTO portal kung saan pwede lang pag-aralan yung module na nakalahat doon, yung mga topics na kailangan lang tunghayan at para mahanda sila doon sa validating exam. At yung validating exam na ito ay binubuo po ito ng 25 question na ang coverage nito, yung mga rules and regulation on traffic, yung naaayon na batas, yung traffic signs and symbol, at anong dapat obserbahan sa road courtesy pag sila'y nagmamaneho sa ating pampublikan lansangan. Opo. Pero ASEC, paano naman daw po para dito sa mga may traffic violation, ano po ang gagawin nila? Ganun pa man, una, ang requirement sa renewal, kailangan magdaan sila doon sa seminar. Yung sa may traffic violation, after having finished the seminar, magpa-process pa rin yung renewal nila ng kanilang driver's license. Except that, kung may violation sila, ang tanging maibibigay sa kanila is 5 years lang. Ngunit kung walang violation, pwede po nilang ma-enjoy yung 10-year license validity. ASEC, bakit mahalaga pong ma-roll out na ito sa ngayon? At ano po ang magiging pinaka-benepisyo nito? Hindi lang po sa mismo mga driver, ano po, kundi maging sa araw-araw na rin biyahe sa ating mga lansangan o kalsada. Yeah, ito yung pinag-uuto sa RA 10930 no? Kung saan pinalawig yung hindi lang 5 years kundi 10 years. In fact, kung matatanda ninyo, dati-dati 3 years lang yung lisensya. Noong October 2016, ginawa itong 5 years. Ngayon may pinasa po na batas na pinapalawig pa ito na gawing 10 years. Doon sa mga bilang insentibo, doon sa mga drivers na sumusunod sa batas trafiko, walang violation, at pinapahaba ang validity ng lisensya para hindi po sila pabalik-balik sa LTO para mag-renew ng license. At isa pong kagandahan dito, while kung kahit na 10 years na makuha nilang license validity, wala pong dagdag na bayad. Ibig sabihin, kung magkano po yung binabayaran sa 5-year license, ganun din po ang babayaran sa 10-year license validity. Opo, ASEC, mapunta naman tayo dito sa usapin ng Private Motor Vehicle Inspection Center. May tanong po tungkol dito si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror.
Senator Grace Poe has chided the Land Transportation Office over the confusing orders from you and for coming out with several circulars on the matter of the PMVIC that had been confusing to motorists. Why are there several contradictory orders being issued by the LTO? At what steps are being undertaken para daw po maiwasan ito? Walang galang na sa mga naka-observa nito. Ito'y pagpapatupad lang sa ginagawang policy na instead na yung edad ng sasakyan ang pagbabasihan, yung roadworthiness ang pagbabasihan. Kaya minumungkahi sana po yung motor vehicle inspection system para mas lalong thorough yung pag-check ng sasakyan. Maihambing ko lang doon sa PETC, ang tanging na-inspect lang po rito yung emission. Samantalang sa motor vehicle inspection system, yung buong performance po ng sasakyan ang na-test para makita kung may diferensya ito o wala, para mabigyan siya ng certificate na siya ay roadworthy at dapat lang na i-renew ang kanyang registro. Ngayon, nung una po, totoo yun na ginawang mandatory, pero binawi po yan, nag-issue ng guidelines si Secretary Tugade at sinupad naman po ng LTO. Kaya ginawa po ngayon na hindi mandatory, kundi optional ang pagpunta sa MVIC para i-consider ang kanilang renewal ng registration. Kaya kung sa convenience po ng motorist, kung saan siya makakapunta, MVIC man o PETC, yung resulta po nito, i-honor ng LTO. Bagamat sa PETC po, again, na-emphasize ko lang, nang tanging sinecheck dito yung emission lang, no? Kaya pagdating niya sa LTO, kailangan pa rin suriin, i-evaluate ng inspector, ng evaluator ng LTO, yung roadworthiness by checking din on the brakes, the suspension, the light, noise, and so forth, no? Kaya ito po ang magiging batayan para i-consider na i-renew ang registration ng sasakyan. Ngayon, yung pong presyo, no? Yung pong sinasite na dating 1,008, matagal na pong binaba yun. Halos magkapareho lang po ang bayad ng sa emission at saka sa MVIC. Bagamat sa PETC, ang tanging sinetek ko lang, maulit ko, na emission lang, no, ng sasakyan. Kundi kung ikukumpara naman to sa MVIC, eh mas toro po dahil yung brake, yung lights, yung slippage ng manubela, shock absorber, so forth, sinecheck po ito. 72 points po ang sinecheck dito para mas accurate po na ma-evaluate kung yung sasakyan ay roadworthy at dapat bigyan ng registration. Opo. Asag, balik lang po ako kaya dito. Kaya po, ulitin ko, ito go ahead po. Ito po ay hindi mandatory na, no? Binawi na po yun. Nag-issue na kami ng memo sa ating lahat ng regions na optional po, nasa convenience o sa pagpili na rin ng motorista kung saan siya magpapa-inspect para sa kanyang renewal of registration. Opo. Sek, balikan ko lang po yung pagkuha sa lisensya kasi may pahabol pong tanong si Angel Ronquillo ng DCXLRMN. Kahit di pa po ba expired ang lisensya, pwede na mag-apply for 10 years validity ng driver's license? Hindi pa po. Ang tangi pong pinaprocess ngayon ay yung mag-i-expire po. Bagamat para magkaroon sila ng sapat na oras, kung sila ay nangangamba na maabutan yung expiration at hindi pa sila makapag-renew, eh yung pong October na licenses na in-extend po natin ang validity niya hanggang December 31, yung November hanggang January at yung December naman hanggang February. Kaya po, meron silang sapat na panahon para tapusin yung requirements na comprehensive driver's education. At paalaala lang po,
na kung hindi pa sila nakakatapos dito, wag muna silang magpunta sa LTO para magpa-renew ng kanilang driver's license. Opo. Sek, tungkol naman po dito sa dinevelop ninyo na Series Send app, pakipaliwanag lang po ulit kung para saan po ito at ano po ang features nito. Ito po ay pagtupad lang doon sa hinihingi ng Kongreso at Senado nang sila ay mag-issue nung isinabatas po yung 235 kung saan ito po ay rinirequire yun na yung plaka ng motosiklo. Pero para sa pagmamonitor po ng rinireport na nawalang plaka, ninakaw na sasakyan, no? Ito po ay parang ang operation nito similar sa 911, no? 911, no? Kung saan the citizen may send queries or even report incident kung nangangailangan ng assistance, no? Para magkaroon ng access na mapagre-reporta ng ating citizenry at sa LTO, pag nakakalap ang ganitong mga report, maipagbigay alam doon sa dapat na mag-respond agad. Kaya anybody can text yung citizen and ma-record yung kanyang report at magawa ng action kung ano man ang hinihinging tulong, assistance doon sa mga nagre-report. Sek, ano-ano daw pong klaseng violations ang pwedeng i-report dito at paano po masisiguro na valid ang mga isesend dito? Yung halimbawa, isang in-entertain dyan is yung nagre-report ng tungkol sa let's say yung smoke belching, ano? Kung maliliteratuhan na makita yung plaka, natretrace namin kung sino ang may-ari niyan. At padadalhan namin ang kumbaga yung tinatawag na show cause order para hingin yung kanayang paliwanag o kaya ipaalala sa kanya may dapat silang sundin. At kung hindi sila magre-respond o hindi nila i-correct yung supposed violation, i-re-record namin yan bilang alarm at kung sila magpaparenew ng lisensya man o registration ng kanilang sasakyan, hindi nila magagawa yon hanggat hindi nare-resolve o nasa-settle yung na-site na violation nila. Opo. ASEC, paano ito ma-access sa mga tao? Fully operational na po ba ito, ASEC? Yes. Actually, may ano ito, no? Yun na nga, kung pwede lang i-text sa yung citizen para ma-actionan ng LTO yung mga report dito. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon at impormasyong ibinahagi, LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante. Mabuhay po kayo, ASEC.